Ayan mga lods, ang lulutuin natin ngayon ay sinigang na buto-buto ng baboy. Umpisa na natin para maluto na agad. Paano na natin yung pangalian. Ayan, ginis na nga natin ang sibuyas bawang. Ayan, sunod natin yung karne para masangkutsan ng maayos at manuot yung lasa ng ilalagay nating ingredients sa laman ng baboy. Aminta, asin, magic sarap. Yan, mga pangpasarap para manood dun sa naman ng buto-buto para mas malasa yung sabaw. Pag kinain na natin yung karne, malasa. Takpan muna natin para pagpakuloyin malabot. Yan, inimay ko na nga ang mga panghawak na gulay. Kaunti lang guys ang gulay ko kasi may kamahala na ang gulay. Ayan, kangkong, gabi, radish lang binili ko kasi medyo limited lang ang ating budget. Pero depende sa inyo kung gusto nyo maraming gulay. Sa inyo naman eh. Mag-asa natin ng maayos. Ayan, sunod natin yung kangkong. Mag-asa. Ayan guys, may nakita pa nga ako dyan. Oh. Kaya laging mag-asa kasi may pag-asa, may mga ano yan, may mga insekto pa yung dahon. Kaya kailangan ugas na ugas yan. Lagi na rin yung chichik. Inumay na natin. Iniwa natin yung pangsigang. Kanyan lang yung iniwa niyan. Yung radish na yan. Tapos yung ano naman, pa-cubes-cubes lang. Huwag naman masyadong liitan kasi pag nagurog yan, pangit naman. Kaya nga pala gabi ang nilalaw ko kasi pampalapot ng sabaw yan. Yan ang ginagawa kong pampalapot ng sabaw. Yan na guys, kulo na nga. Titingnan natin kung pwede nang ilagay yung gulay natin. Yan medyo ano na, medyo okay na. Mayang kaunti pwede na natin ilagay yung ano, palambot pa ng kaunti. Panulin natin para lumambot. Guys, oh. Ganyan nyo naman, oh. Ganyan ang texture ng karne at yung kulay ng sabaw. Medyo okay na yan. Pero kailangan pa rin natin check yung karne kung malambot na talaga para turbo na malambot. Kaya yan, pinapanulin natin. Malambot na yan, guys. Pwede natin ilagay yung mga gulay. Lagay na natin yung gabi para masarap kasi yan pag medyo durog-durog para lumapot yung sabaw. Kaya inuna natin yung gabi. Kaunti-kaunti lang, maya-maya lang pag okay na. Pwede natin isunod yung ibang gulay. Guys, tingnan natin kung okay na. Okay na. Malambot na, bumaon na yung kutsara. Sunod na natin yung radish. Lagay natin yung sealing green para medyo may aromang kaunti. Manatin, hintayin nating maluto. Pagluto na yung gulay na nauna, lagay na natin yung pangasim. Yung pangasim, pakalagay ng pangasim, check natin yung lasa para matikman natin kung okay yung lasa. Ayan nga, check natin. Dinagdagan natin ng kaunting asin para medyo sakto yung lasa. Pag kulo niyan, check natin kung okay na. Lagay na natin yung kangkong. Ayan na nga guys, lalagay na natin yung kangkong. Kaunting minuto lang guys. Ay, 1 to 2 minutes, okay na, luto na ang kangkong kasi madali naman maluto yan eh. Maya-maya lang guys, pwede na natin tikman yan. Kaunting kulo lang, okay na yan. Ayan guys, oh, tingnan nyo man. Luto na yan. Pwede na natin tikman yan. Masisira na naman ang diet natin yan guys, pag ganyan ang ulam. Simpleng ulam lang, pero gaganaan ka kumain.
Inamyan ko rin yan ng sabaw guys, kasi masarap din humingop ng sabaw, lalo na pag medyo maulan. Medyo maulan-ulan kasi ngayon dito sa amin eh, kaya masarap manghingop ng sabaw. Guys, so tingnan nyo. Sabaw pa lang, ulam na yan guys. Pang malakasan yan, sinigang, buto-buto ng baboy.